Welcome back guys to my channel, Billy Russo po, Taong Gubat. This is the second episode from my mushroom foraging. What I promised is how to dehydrate mushrooms. So this is the black trumpet mushroom, or we call it the black chanterelle. So this is the dehydrating process, and the finished product is here. Yeah. So kahit anong dami pong nakuha ko, because it's dry na, not dry. So around 5 hours ay may nilagay akong 50 degrees Celsius po yung sa dehydration ko po. So it's over 24 hours almost. So yan, almost 24 hours na. So ayan. So basta makikita nyo pag mag-dehydrate kayo, yung kulay niya hindi mag-change, hindi mangingitim. That is the right dehydrating process. Pero pag lahat nangingitim, mali yun. So parang ano siya na nasusunog. So if like this, the color is just the same, pero nagda-dry siya. Can you hear the sound? It's already ready. O alam nyo na ba yan in English ko? O ayan. So mamaya I'm gonna show you how to make a mushroom pie. After my dehydration, I'm gonna make a chanterelle mushroom pie. So, I'm gonna show you, ipapakita ko sa inyo yung mga pwedeng gawin about mushrooms. Hindi lang for making soup or sauce, pero mushroom pie, the best. Alam nyo ba? That's the best. Gustong-gusto ng buong pamilya. So, please watch my full video para makikita nyo. Simpleng recipe lang eh. So, I hope you gonna like my video. Kuha kong chanterelle na lilinis ko na kagabi. So, these are the chanterelles that I got. Oh, marami, no? So, here it's guys. This is now ready after dehydration. Nag-dry na silang lahat. Ito, isang bottle. Oh, sorry, yung kape namin. Maingay. Oh, ayan. They are dry. Tingnan nyo yung kulay niya. Diba, hindi siya nag... Kasi black to eh. So, hindi siya nag-over, ano, dehydration pag nangingitim. O, basa. So, pag meron kayong mapansing basa, it means to say, kulang pa yan. Para sa, ano yan, mamaya. Onion, pwedeng marami. Tapos yung ginawa kong dough, ito, chanterelle, pwedeng marami. Wala namang problema mag-overload ng chanterelle. Yan, isang itlog para sa filling. Sour cream, anong tawag nito? Cheese, mozzarella, ito na lang, may buti, meron pa. Dapat basil, wala naman kaming basil, so parsley. Anyway, marami kaming parsley sa garden, pero mister ko, bumili pa naman. But anyway, we'll see. I will show you the details kung ano yung resulta. Just follow my video. By the way, I add garlic kasi I am more fan na mas gusto ko yung pagkain na may garlic lagi. Pero sa finished recipe, walang garlic. Pero sa akin, with garlic. Man. Sour cream, food cream, and one egg, and a little salt and pepper mixed together. And this is for the filling, topping, no filling, topping po para sa mushroom pie. Here's the dough na ginawa ko, nilagay ko sa ref. Sa kaha. Yan ang tomato. Dapat, ano, cherry tomato. Pero itong mister kong binili is lumo tomato. Pero anyway, it's okay lang naman. It's okay.
Ayan. So, that's it. Ready for oven na. Hintayin natin. Look at our pie. Around 40 to 50, 45 minutes, 200 degrees Celsius. Or, pwede ding, ano, nasa 180 degrees. Tikman natin. With a coffee. Masarap, masarap siya. Kahit anong dough recipe or frozen recipe, do pwede niyong gamitin. This time, I'm gonna cut them into small pieces and then frozen. Ha, ilagay ko sa freezer. Ano ba yan? Hirap mag-English. Sa frozen. So, pwede ito. Yung chanterelle, hindi yun madaling masira. Alam niyo ba sa tindahan? Labi na sa mga anong tawag niyan? Parang sari-sari ito. Yung nasa labas lang. Yung sariling, ano, tindahan. Yung nagtitinda. It takes 1 week. Hindi, magda-dry lang siya. So, ganito kasi yung pag-harvest ko, medyo mga basa sila. After lang ulan. So, ngayon, plastic lang, okay lang. Marami kasi eh. So, ay, yan. Hinakas ko ng ganito. Maliit. Para sa luto na, oh, hindi ko na siya iboboil. Ang dami ko kasing chanterelle, so abundant. Mga ano lang yun eh. Pwede din yung hugasan. Pero sa akin, hindi ko na hinugasan. Anyway, ano namang masama? Walang malinis na may yung mga insects eh. Mas marumi yung ano natin, bibig. Sa mga napaka masamang mga words na lumalabas. Oh, ayan. So, ayan. Hindi naman. Kasi mga malalaki na kasi sila eh. Mga malalaki na kasi sila. Ayan. Alam nyo ba yung ginawa kong chanterelle pie? Masarap po siya. Kaya mag-try kayo. Pwede down going sauce din. Pwede itong kainan na fresh. Oo. Yung mga... Kasi yung chanterelle ay pinaka-safe na klaseng chanterelle na next to... Ano? Yung... Ano ba yung sa tindahan? Baligya? Tindahan? Hercusini. So, meron siyang ano, yan, sira. Hanggang, ano lang, yan. Uy, matapon. May mga maliit din, so it's okay. Actually, minsan nga eh, sila magluluto is yung whole mushroom. Pag mga maliit na klaseng mushroom, mga ganito lang, pwede mo hindi ikakat, lutuin. Pang ano nila, side dish. Ganon. Pag pumunta ka sa mga restaurant, yung mga maliliit na klaseng chanterelle, yung pinipili nilang gawing ano pang side dish. Sa mga beef steak, or ano ba yan, mga beef ribs. Mga ganon. Yung chanterelle sauce. Tapos makikita mo talaga yung mga chanterelle.
Pero mga malalaki to, so kailangan talagang i-slice sila into tiny pieces. Ang hirap ng English ko ngayon kasi lagi akong nahirapan eh. Nahirapan ako sa English, tapos ginagamit ko lagi everyday is Finnish language eh. Wala nung nasa trabaho ko na grabe yung Finnish doon, language. Required na required. Hindi po kasi ako sa Banhakuti. Sa mga hospital din, ganoon. Sa amin din, kasi meron kaming maraming paperworks. Nosebleed. Pag magdito kasi sa Finland, pag maghanap ka ng mas lighter na trabaho sa Sotiala, o healthcare, mas marami ka rin susulatin. Pag doon ka rin sa mga healthcare, lalo na sa mga Banhakuti, mas maraming trabaho, hindi ganun karami ang susulatin kasi may nurse. Nurse yung magre-report, monitor. Anyway, hindi na ang lahat ng mga kahit nurse galing sa Pilipinas, dito sa Finland, pag hindi ka mag-proceed, nasa alay, huwitaya ka. Yan lang mahirap dito dahil nga sa language. Language is barrier. Tapos ang system nila talagang iba sa atin. So we have no choice, kahit anong hirap man, kahit anong complain natin, pero ginusto natin magpunta dito, iyak na lang tayo. Kasi kami yung nagre-report, kami yung nakikiusap sa mga social workers, sa doktor, sa psychologist, o ganon, nagsusulat ng report, lahat. Sa Banhakuti, walang masyadong ganyan eh. Tapos, marami kaming mga, tawag niyan, IMO, Itse Maramis Oikios, yung mga rights ng mga hindi yan tinatawag namin pasyente. Residents. Meron naman tayong IMO, pero sa kanila is very present. It's always present. Inong mga bawal hindi po pwedeng gawin. Tapos, amin is more on guiding. Guiding na kahit meron silang mga problema sa utak, sa pag-iisip, sa katawan, physically. Pero marunong silang maligo with your guidance and a little help. Tapos, nakaintindi sila o hindi man makasalita ganun. Pero sa reporting, iba yung reporting namin is more on specific yung reporting. Ano bang tinatawag nila? Monitoring every day? Oh, specific yung monitoring. Lalo na sa mental nila, mental issue. Ayan. Grabe yung usap-usap natin. Ayan, marami na. Ayan. Enough lang din for the next. Para sa one cook. Cooking. Sa amin naman, hindi ito tagal ng isang taon, maubos din ito. Lalo pag mahilig tayong gumawa ng pizza. Ganun lang. This plastic is, nakalagay dito is for pakkaus, for pro plastic. Ano ba yan sa English? Pakas tupusi. Iko for freezing. So, hindi siya madali masisira. Ito naman po ay yung Supilo Bahabiro, yellow foot mushroom. So, ilalagay ko din sa freezer. So, the same process, the same system, ipapak ko ganito. Kung meron kayong mga disposable plastic, pwede, pero sa akin plastic lang. This is like this. Yan. Ibang pack. Ayan. So, ito na naman ipack natin. Marami kasi akong nakuha. Ipapack natin. The same process, putulan din natin. Actually, mas maganda to pag masyadong maliit. Pwede scissor lang gamitin. Pero, okay lang sa akin ganito.
hindi to siya masyadong nag-dry kasi nilagay ko sa ref, but anyway, ano to, okay lang. Inaamoy ko rin kasi pag may matanda na, mabaho din. So kayo din, magma-mushroom foraging kayo, tingnan nyo yung mga mushroom. Mangangamoy din yan pag matanda na. Yung color din niya, tingnan nyo. Hindi naman siya nangangamoy masyado, pero obviously dark, super dark. So hindi na siya, hindi na yan malasa. Magkano lang yan, magbigay ng pangit na lasa sa ano mo, pag magluto ka. Yan lang. Ito, masarap din to sa gawing pie. Lagi ako dati gumagawa. Not yet this year. Nandiyan na lahat. Lahat ng yellow foot mushroom ko. Yan. Di ko nalagyan to ng date. Anyway, ano? Kami lang gumagamit eh. So, hindi naman, hindi po ito madaling mag-i-expire. Alam nyo ba, yung mga mushroom pag nasa freezer, hindi ito madaling mag-i-expire kasi ano to eh, ano, natural lang yung ano ba, anong tawag, luwanto in Finnish, sa English, natural lang yung ano ba, yung ano-ano, basta alam nyo na, hindi ito, walang mga chemicals, tapos basta naka-frozen lang siya. So kasi yung mga Finns, alam nila eh, yung sister-in-law ko, sabi niya, anyway, kahit more than a year, hindi ito masisira pag nasa freezer. Kasi there are mushrooms. Oo. So, ayan po. Diba? Masagana yung buhay natin pag marami tayong makukuhang mushroom sa forest. Basta masipag ka lang. Gusto mo rin. Actually, sa akin is, not because laog ko, laog yung sa mushroom. Yes, I love mushroom. I love to eat mushroom. But, it's a way of, you know, what is this, outdoor activity. Mahilig kami. Dati pa ako maliit, sa maliit na bata pa ako, mahilig ako sa outdoor. Oh. So, ayan, maganda kasi, hindi yung ayoko kasing maglakad-lakad ka lang na parang hopeless, na wala kang paruroonan, yung mag-walking. Hindi ko mahiling kanyan. Gusto ko, while walking in the forest, meron akong mga profit ba, gagaya nito. So nice pag magpunta. Kaya, ito yung masasabi ko, simping buhay ay masayang tunay. Basta, motivated ka lang na gumagawa ng mga bagay na nagbibigay kasayahan ng puso mo. At saka, healthy din. Save ka pa ng pera kasi hindi mo na kailangan bumili sa tindahan. So, thank you for watching, guys. And, please share, like, and follow kung gusto nyo pang manood ng mga mushroom picking, mushroom foraging. Marami kasing klaseng mga forager eh. Oo. So, yung sa akin lang, ang kinukuha ko talaga yung mga mushroom na alam ko, 100% I am sure na edible. So, maraming mushroom sa forest, pero sabi ko, once nag-touch kayo ng mga doubtful na mga mushroom, hugasan nyo yung kamay nyo bago kayo mag-forage ng mga chanterelle para hindi mag-contaminate yung poison. Lalo na may mga yellow, may jack-o'-lantern na mushroom na mukhang-mukha ng chanterelle. Medyo dark lang siya. Actually, nakakuha ako pero nang inanamoy ko, ang baho! Parang sumasakit yung ulo ko. Hindi naman siya nakakamatay, pero it can cause abdominal pain, vomiting, stomach pain. Oo. So, hindi siya applicable for eating. So, mag-ingat po tayo. Mag-research kayo, manood kayo ng mga video sa mga expert sa mushroom foraging, marami sa YouTube, tapos sa mga guide. Kasi may kamukha sa chanterelle. Yun, yung jack-o'-lantern. Tama ba ko niyan? Basta i-search niyan, kamukha ng ano, ng chanterelle. Oh, so ingat-ingat tayo. God bless and take care.